Diabetic patient ako. 4 years na. Nag-i-insulin ako. Marami akong gamot. The doctor said to me na meron po akong endometriosis. Ovary and cyst po ang tawag nila doon. Tapos nakakaranas po ako ng severe dysmenorrhea, which is 5 days po ako na bedridden kung meron po akong menstruation. 2014, nalaman ko na meron akong PCOS kasi irregular yung menses ko. Pero hindi ako mataba. Both ovaries ko, bali yung may cyst. Mga nakailang transvaginal ultrasound din ako. Tapos hindi siya nawawala, yung mga cyst. Hanggang sa in-stop ko na yung pills ko. Umabot na ako sa depression, tapos hindi na ako makakain, ganon. 3 weeks akong, nag-bleed. Yung bleeding ko, hindi lang siya spotting. As in talaga, buhos talaga yung ko. So medyo natatakot na rin si mama kasi nahihilo na ako, namumula na ako. Tapos nung pagkarating ko kay Doc Ron, siya rin sa kanya ko rin nalaman na meron akong hyperthyroidism. So yung PCOS ko, nag-lead niya siya sa hyperthyroidism pati sa anemia. Nararamdaman ko sa masakit yung dibdib ko. Yung finding ng doktor doon, sa puso talaga. Sabi na dapat magpa-angiogram na yung findings ng mga doktor noon, may 3 baradong ugat. Bypass operation ang kanilang advice. Before, karoon kasi ako ng isang matinding sakit. Ang tawag dito is lupus. Na-diagnose ako last 2012. Yung mukha ko talaga noon, pulang-pulay mukha ko, punong-puno ako ng nana. Bawal na ako sa pagkain, pwede ko na lang kayo niskanin at saka gulay. Dami ko na rin tinitake na medicine na hindi naman nakatulong sa pag-anin ko. Dinatayaan ako 45 session. 3 times a week, ako dinadialysis. Hanggang sa ngayon, ito, kamarka na ito. 2 karayong lagi nakasaksak dyan sa loob ng 1 linggo, 3 beses. Isipin mo, lahat na ng klaseng gamot, nainom ko na. Natapos ko na yung 45 session na yun. Ako po ay nagme-maintenance. Ang gamot ko po sa isang araw ay merong 7 klase. Ako po ay high blood. Isang tambak na gamot ang ibibigay sa akin. Imbis ako yung lumakas, lalo ako nang lalata. 2 weeks akong down noon sa asthma. Tapos hindi na talaga ako nakakatayo. And then may inintroduce sa akin to ng friend ko. Pero 5 months na niyang iniintroduce to na saka ko pa lang siya trinay nung nagkasakit talaga ako. And talagang na-prove ko siya na talagang sobrang effective. Ang ginawa ko, nung sa isang sachet na trinay ko, after 30 minutes talagang tumayo ako. Na-admit ako sa hospital. Nirush ako sa emergency room. And then akala nila, suspected na karoon ako ng heart attack. Hindi pa yun. For blood transfusion ako kasi bumagsak yung hemoglobin ko eh. And talagang doon ko na-prove na walang blood transfusion na nangyari. Umokay ako. Magandang kalusugan binigay sa akin. Ngayon, wala na siya. Talagang totaling heal na siya. Sa mga taong may sakit, kinakailangan nilang uminom ng Santibarley. Gumaling talaga ako. Noon, parang mabigat yung dibdib ko. No? First month na pag-take ko niyan, may pagbabago. Lumuwag yung dibdib ko, hindi na masyado sumasakit. God is really great na binigay niya sa amin si Santibarley. Nagbago po lahat ang buhay namin. Santibarley is a tool na makakatulong sa atin. Nag 3 to 4 times a day po ako, nag-massive po ako. From 2 to 3 months po na paggamit ko. Regular na po, hindi na po siya sumasakit. Nagkaroon na lang po ako ng 1 to 2 sachet for the maintenance every day. Sa ngayon, numakainom ako ng barley, after 2 weeks, nagkaroon ako ng improvement sa sarili ko. Kaya ngayon, iba ang pakiramdam ko, hindi kagayang dati, na nung araw, ako laging lulugulugo. Pero ibig sabihin, gulay na gulay na ako. Ngayon, nasigla ang katawan ko. Kumbaga, sabi ko nga, barley lang ang nagbigay sa akin, nakaginhawahan at una sa lahat tayo ng Diyos. Nagpa-check up ako last month. Nakita ng OB na yung both ovaries ko okay na. Sinabihan kasi ako ng OB noon na mahihirapan talaga ako kasi irregular. Tapos, ngayon, bali wala akong trabaho kasi buntis na rin. 10 weeks, almost 10 weeks. Gift na rin siya ni God. So, dahil na rin siya sa bar, kaya yun, very happy kami, pati yung mama ko. Pagkatay ko, ilang araw, 2 o 3 araw, may nagbabago sa akin. May ganun. Tapos, ng mga 2 weeks, talagang malaki na yung nawawala na yung mga sakit ng tuhod ko.
yung mga pangingirot sa bako, diet din po ako, tsaka physically ko naman ako, nag-exercise ako, jogging, tsaka sa kain mo ng barley, tuloy-tuloy po ako. Eh, sawa ako naman sa tulong ng Panginoon, eh, kukunti na lang halos yung nararamdaman ko. Actually, wala nag-introduce sa akin ng Santay. Eh, nakita ko, nagpapaliwanag si Kuya Kim. Then, nasabi ko parang maganda yung produkto. Eh, sabi ko, baka pwede sa akin yan, itatry ko. Una-una, nung nag-take ako ng Santay Barley, Santay Pure Barley, nakita ko yung good improvement sa akin. Yung pamumulat pa pag-iinit ko, nawala. Then, after 3 months, dineclare ni Doktor na fully healed na talaga. Pag nagtitake ng barley, it's not enough na basta tinitake lang, lalo na doon sa mga taong may mga health concern. Una kasi, kung magbaba, yung barley kasi talaga makakatulong talaga siya sa kahit anong diseases. Kasi ang bilis ng progress ko. Nakakapag-drive na po ako kahit meron akong menstruation. At the same time, nagagawa ko po yung regular na gawain sa bahay. At the same time, meron po akong time sa family ko. Thank you, Santay Barley.